Matatanda ang, matapos isinantabi na ng Philippine Air Force ang naunang proyekto na pagbili ng isang squadron ng fighter jet, nito lamang Agosto, ay inilunsad ng Philippine Air Force ang bagong multi-role fighters project, na naglalayong makabili ng hindi na isang squadron, kundi humigit kumulang 40 multi-role fighter jets, na may tinatayang budget na 400 billion pesos. Matatanda ang agad na nagbigay ng offer ang maraming mga kumpanya ng mga fighter jets, kabilang ang KF-21 ng Korea, F-16 ng Lockheed Martin, Sub-Ripon ng Sweden, Rafale ng France at Eurofighter Typhoon ng Europe, para sa proyekto. So, pagkatapos ng 2 buwan, sino na sa mga kumpanyang ito ang may chance na makakuha ng proyekto? Ayon sa pinakahuling progress ng proyekto, ang F-16 ng Lockheed Martin at KF-21 ng Kai ng South Korea ay siyang mga na-shortlist ng Philippine Air Force na hudyat ng 2nd round ng kompetisyon. Ibig sabihin, ang KF-21 Borame na lamang at F-16 ng Lockheed Martin ang siyang pagpipilian ng Philippine Air Force. Ayon sa mga source, hiniling ng gobyerno ng Pilipinas sa Kai, ang tanging military aircraft manufacturer ng Korea, na magsumite ng mas detalyadong impormasyon patungkol sa kanilang eroplano, na maaring nangangahulugang may interes talaga ang Philippine Air Force sa bagong produkto na ito ng Korea Aerospace Industries. Lumalabas na ang sticker price ng isang KF-21 fighter jet ay tinatayang nasa $71.5 million, o $36.5 million na mas mura kaysa sa Eurofighter Typhoon o sa French Rafale. Ganun pa man, mas mura pa rin umano ang offer ng F-16 ng Lockheed Martin na nasa $43 million kumpara sa $71.5 million ng KF-21. Ngunit lumalabas na ang KF-21 ay technically mas advanced pa kaysa 4th generation na F-16 ng Lockheed Martin. Ang KF-21 na tinawag na 4.5 generation jet dahil sa partial stealth function nito, at may latest and more advanced electronic warfare and countermeasure system, ay may 10 pods para sa air-to-air missiles at iba pang armas. Sinabi ng Kai, ang manufacturer nito, na ang KF-21 ay sa susunod na variant, ay itatago na ang mga missiles nito sa kanyang tiyan tulad ng F-35 ng Lockheed Martin, na magbibigay sa kanya ng drastic improve ng kanyang stealth capability, bagay na maaring pagka-interesan ng Philippine Air Force. Ang F-16 sa kabilang banda ay malabo na magkaroon ng ganito, dahil hindi ito dinisenyo bilang stealth aircraft. Ang F-16 ay hindi lang mas mura, bagamat isa lang siyang 4th generation fighter jet, ngunit walang panama ang baguhang KF-21, sa combat experience ng fighter jet na ito, at kung paanong labis itong pinagkakatiwalaan ng napakaraming mga bansa, ano pat ilang libong F-16 na ang nagawa ng Lockheed Martin mula noon hanggang ngayon, at patuloy pa rin ginagawa para sa susunod pa na mga dekada. Pinapatakbo ng mas bago at mas malakas na F-414 engine ng GE Aerospace, ang KF-21 ay nilagyan din ng mga super advanced na electronic warfare system gaya ng AESA radar, enemy electronics jamming system, superb na combat management and situational awareness, na mas advanced kesa anong meron sa F-16. Ang F-16 sa kabilang banda, ay inuri bilang isang 4th generation fighter jet lamang, kulang sa stealth capability at advanced na electronic warfare system. Nilagyan ito ng F-404 engine, ang lumang bersyon ng F-414 engine na ginamit ng KF-21. Ngunit heto ang dapat na isaalang-alang ng Philippine Air Force. Kung sakaling mas pipiliin nila ang KF-21 Borame dahil sa mas advanced na kakayahan nito, dahil ayon sa pinakahuling issue na nangyayari sa pagitan ng bansang Poland at ng Kai, nang bumili ang Poland ng mga FA-50 sa kanila, ay tila hindi interesado ang Lockheed Martin at mismong Department of Defense ng Amerika, na magbigay pa ng certification sa Kai ng South Korea, upang ma-integrate ang mga bagong bersyon ng mga air-to-air missiles ng Poland sa mga FA-50 nito. Ang mga mas advanced na AIM long-range at sidewinder air-to-air missiles na gawa ng Lockheed Martin at Raytheon, ay ang missile na di pwede mawala sa isang fighter jet. Ayon sa Poland, ay nangako umano sa kanila ang Kai ng South Korea, ng smooth na integration ng mga missiles na ito sa mga bibilhin nilang mga FA-50, ngunit dinideny ito ng Kai, at sinabing wala silang binigay na pangako sa Poland, at di ito kasama sa kontrata, kaya ang Poland ngayon,
ay nag-iisip na hindi na itutuloy ang delivery ng mga natitirang mga bagong F-A-50, malalaman ang kanilang desisyon pagsapit ng Disyembre. Bagamat katulong ng South Korea ang Lockheed Martin sa pagdevelop ng kanilang mga homegrown na mga fighter jets tulad ng F-A-50 at itong KF-21 Boramae, ngunit hindi ito garantiya na magkakasundo sila palagi sa mga integration ng kani-kanilang mga produkto, dahil katotohanan ang kani-kanilang mga produkto ay kapwa-kumpetensya sa isa't isa. Kung nangyayari ang pahirapang pag-integrate ng mga sikat at pinagkakatiwala ang mga AIM-9 at AIM-120 air-to-air missiles sa mga F-A-50 ng Poland, walang dahilan na di ito mangyayari sa KF-21 Boramae. Ang Philippine Air Force na kilalang number one user, umaasa sa mga air-to-air missiles mula sa Amerika, ay maaaring mararanasan din ang naranasan ng Poland ngayon, kung sakaling mas pipiliin ng Philippine Air Force ang KF-21 Boramae ng kay ng South Korea, kaya sana ay pag-isipan ito ng mabuti ng ating Air Force sa pagpili kung anong modelo ng fighter aircraft ang nais nilang bilhin. Ganun pa man, ang Philippine Air Force ngayon, ay tumatamasa ng napakagandang relasyon, at napakagandang technical support mula sa, kay ng South Korea, sa kanilang isang squadron ng mga F-A-50.